What's up? What's up mga pari? Kumusta na kayo mga pari ko? I hope na okay lang kayo dyan. Ako, okay lang naman ako dito. Ngayong araw na to, meron ako sa inyong gustong iturong kanta. Ayan. So, medyo matagal-tagal na rin yung guitar tutorial natin. Pero, naisip ko, since sa last post ko nga, nalulungkot pa rin ako dun sa nangyari kay Eman. I've been listening sa mga songs niya, pero wala pa akong chance na maituro to sa inyo. Actually, na-shoot ko na siya at i-release ko yung yung guitar tutorial natin kay Daddy Guitarist. Okay? Pero I think gusto ko siyang ituro sa inyo ng full dito. Tapos gawin na lang ulit natin sa live stream natin tomorrow, actually. Tomorrow 'yun. So kung hindi niyo maintindihan 'to maigi, pwede kayong pumunta sa guitar tutorial natin tomorrow sa live stream natin. So ang kantang to ay title nito ay Teka Lang. Pero bago tayo magsimula dyan, alam niyo naman na I'm collecting NBA cards, di ba? So kung interesado kayo makita yung NBA cards natin, kindly check ito. Ayan, mayroon tayong Instagram. Ang Instagram natin ay Parikoy Collection. So if you want to follow and gusto niyo makita yung mga collection natin, yung mga pinamili ko. Ayan, dito siya. Parikoy Collection. That's my Instagram. Tapos mga Parikoy, kagaya na sinabi ko sa inyo, yung mga guitar tutorial natin, mapupunta siya rito kay Daddy Guitarist PH. So lahat ng mga tutorial natin, actually marami na akong mga naka-line up na mga tutorial. Doon nyo po makikita yan. Okay? Daddy Guitarist PH. Okay? Kindly check. Pag nagustuhan nyo po at okay sa inyo, paki-subscribe na rin po and hit nyo yung bell button para lagi kayong updated sa mga upcoming videos po ng guitar tutorial ni Daddy Guitarist PH. Okay. And lastly, FB page. Meron po tayong FB page mga Parikoy. Yan. So, kung gusto nyo po ng tambayan. Ayan. So, gumawa po ako ng FB page natin para dun tayo magkwentuhan regarding sa mga gitara. Lalo na kunyari meron kayong mga concerns. Yan. Pwede natin pag-usapan dun. Maglagay kayo ng mga question and then we'll try to answer. I'm gonna try to answer. You can also direct message me dun sa Facebook page natin na yun. Okay? So, ganun din. Kung meron kayong mga, malay nyo, may mga binibenta kayong mga gitara, meron kayong mga gustong ipa-legit check na gitara or musical instrument like electric guitar, mga capo, yung mga yan, tapos mga effects, mga amplifier, ilagay nyo lang yan dyan. So, feel free to post something sa page natin. So, ulitin ko, ang page natin ay Mga Kaparikoy. Ayan, Mga Kaparikoy, ang Facebook page natin. Check nyo, i-follow nyo, like nyo. Okay? So, ngayon, simulan natin ang kanta ni Eman na Teka Lang. Okay, so, sa kantang Teka Lang ni Eman, ang tuning natin dito ay standard tuning. E, A, D, G, B, E. Ayan. Okay, so ang structure ng kanta natin is intro, tapos magkakaroon siya ng verse, tapos chorus, tapos verse, tapos chorus, tapos outro. Ganun lang kadali yung yung structure ng kanta. Okay? Simulan natin. Sa intro niya, actually yung intro niya kakanta ka na kaagad eh. So ang chords natin dito ay siksik. Siksik ng chords mga Parikoy. So ang start natin is D major 7. Okay? So ito yung form niyan. Pwede nyo rin gamitin yung bar chord niyan dito. Ayan. Pwede nyo rin gamitin yan. Pero sa akin, gamitin ko lang to. After niyan is F sharp 7. Yan, F sharp 7. Tapos B minor 9. Yan. So, i-bar natin itong 7th fret. Tapos yung ring natin, lagay natin sa 9th fret, 5th string. Tapos yung pinky, 9th fret, 1st string. So, itong form na yan, yan din ang gagamitin natin sa susunod na chords, which is ang A minor 9. So, ang A minor 9, iusog lang natin siya dito. So, same form.
inusog nyo lang yung bar dito sa 5th fret. Tapos, D9. Yan, ito yung form ng D9 natin. Medyo challenging siguro to sa mga beginners natin. Pero, I promise you, itong chord form na to, magagamit nyo to sa maraming kantahan. Yan. It's nice also to have this sa library of chords na alam nyo. Okay? So, para magawa natin, nalagyan natin yung dito sa 4th fret, 4th string. Tapos yung middle natin sa 5th fret, 5th string. Tapos yung ring natin, 5th fret, ibabar lang natin yung natirang mga chords from 3 to 1. So, yan yung D9 natin. Okay? So, after nyan, G major 7 tayo. Ito yung G major na gagamitin natin. Okay? So, lagay nyo lang tong index dito sa 2nd fret 1st string. Yung middle natin, 3rd fret, 6th string. Tapos, yung ring natin, lalagay natin sa 3rd fret. Tapos, dito siya sa 2nd string. Yan ang G major 7 natin. Tapos, G minor 9. Parehas lang ulit nung form kanina, yung tinuro ko sa inyo dito sa B minor 9 tsaka A minor 9. Ayan. So, i-bar nyo lang tong 3rd fret. Ring finger, 5th fret, 5th string. Tapos, pinky, 5th fret, 1st string. Yan ang G minor 9 na gagamitin natin. Okay? Tapos, D major 7 again. Pwede yan or pwede rin to. Okay? Pero sa akin, gagamitin ko yung ditong banda. Okay? Ang next natin dyan is A minor 7. Ang A minor 7, iwan nyo lang tong bar nyo na yan. So, nakabar pa rin tayo rito sa 5th fret. Tapos, ilalagay ko lang tong ring finger natin dito sa 7th fret 5th string. Ayan ang A minor 7 natin. Tapos, D7. So, same thing. Lagay nyo lang tong bar nyo na yan. Iwan nyo lang yan. Mangyayari, itong pinky nyo, ay itong ring nyo, ilalagay nyo siya dito sa 7th fret, 4th string. Tapos yung pinky, 7th fret, 2nd string. So, yan ang tunog niya. Okay? So, after nyan, E minor 7. Okay? So, bar nyo lang itong 7th fret from 5th to 1st string. Tapos yung middle nyo lalagay nyo dito sa 8th fret, 2nd string. Tapos yung ring nyo lalagay nyo sa 9th fret, 4th string. Yan. Okay, after nyan, A6. So ang A6 natin is dito sa 2nd fret. Ibabar nyo lang to from 4th, 3rd, 2nd, and 1st string. Tapos, ang gagamitin yung bass niya is yung A string. So, A9. So, A6. Okay? So, after nyan, balik tayo sa D major 7. Pwede nyo gamitin yung D major 7 dito. Yan. Tapos, G major 7 again. Tapos, G minor 7. So, sa G minor 7 natin, ibar lang natin tong 3rd fret. Tapos, yung ring natin, lalagay natin dito sa 5th fret, 5th string. Ayan. So, ganun karami yung intro natin. Actually, yung intro and chorus parehas lang. Okay. So, pakita ko sa inyo pag kinanta natin. So, para siyang ganito. Pabagalin muna natin ang ikot ng mundo. Pahintuin ang oras na relo. Dahan-dahan, dahan-dahan lang, dahan-dahan, dahan-dahan lang. So, strumming pattern natin, isa-isa lang. Kaya madali lang yung pag-gitara dito sa teka lang. Okay, so after nito, didiretso tayo ng verse. So, sa verse niya, meron lang tayong apat na chords. So, D major 7, B minor 7, E minor 7, isa lang yan, lalagay nyo lang sa 2nd fret, 5th string, tapos yung A6 natin.
So, 4 times natin ito gagawin. So, kung tutugtugin natin, para siyang ganito. Sobrang saya dahil nandito ka na, kahit mamaya lang ay aalis na ganun. Huwag ka sanang mainis, paano natin mabilis, sanang nangyadali, di naman mawadali, diba? Tantay sa akin, babe, sulitin natin ang gabi. Kinidampi kahit anong lalim aking sisisirin, di na mabitin pa sa aking gagawin. Okay, so after nyan, diretso tayo sa chorus again. So ang chorus niya is same chords, D major 7, F sharp 7, B minor 9, A minor 9, tapos D 9. Tapos yung next set natin is G major 7, tapos G minor 9. Yan, hinahammer pala to. Tapos D major 7, tapos A minor 7, tapos D 7. Tapos balik tayo sa yung third part niya, or yung third set niya na chords is E minor 7, A 6, tapos D major 7, tapos G major 7, tapos G minor 7. Okay, so kung kakantahin natin, para siyang ganito. Pabagalin muna natin ang ikot ng mundo. Ako'y imig mo at inalim ito. Pahintuin mga kamay ng oras na relo. Takasan natin ang gulo, lilipad palayo. Dahan-dahan, dahan-dahan lang. Dahan-dahan, dahan-dahan lang. Okay, so after nyan, diretso tayo sa verse 2. So sa verse 2, parehas lang rin ang chords kanina sa verse 1. So D major 7, B minor 7, E minor 7, tapos A 6. Ang pagkakaiba lang nitong part na to, 2 times na lang natin siyang gagawin. So kung kakantahin natin, para siyang ganito. Dahan-dahan ka lang ngayon, alam ko naman. Kalang-kalang ng orasan. Paano na pag-abi? Di sarang katabi. Kaya. So after nyan, diretso tayo sa chorus natin ulit. So same lang ulit yung chords natin sa chorus. So kung kakantahin natin, para po siyang ganito. Pabagalin muna natin ang ikot ng mundo. Ang isa sa'yo, himig mo atin ang gabi ito. Pahintuin mga oras ng relo. Takasan natin ang gulo, lilipad ang palayo. Dahan-dahan, dahan-dahan lang. Dahan-dahan, dahan-dahan lang. So after ng second chorus na yan, magkakaroon tayo ng outro. Itong outro na to, hanggang ending na to. Okay, so ang chords natin dito ay D major 7, B minor 7, E minor 7, tapos A6. 2 times natin ito gagawin. Okay, so kung kakantayin natin, para siyang ganito. Oh, pwede bang magpahinga muna saglit? Oh, pwede bang magpahinga muna saglit? At dyan na matatapos ang kantang Teka Lang ni Eman. Maraming salamat po sa
panonood nyo at sa walang sawa nyo pong pagsuporta. Shoutout po tayo sa lahat po ng mga nagsusubscribe, sa mga nanonood at tumatangkilik sa channel na to. Maraming maraming salamat po. Again po, kung nagustuhan nyo to, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, mag-comment down below at mag-subscribe. Maraming salamat po at kitang-kita.